sa mga dati kong video, nabanggit ko doon na ang pakikipag-usap sa babae ay hindi parang job interview. Oh, syempre, magtatanong or magbibigay ka ng mga qualification question sa babae, pero hindi parang job interview. So sa video nito, pag-uusapan natin kung ano yung mga itatanong mo sa babae. Hindi para makapasa siya sa'yo, o kaya naman para magustuhan mo siya, kundi para maging emotional siya. Kumbaga, mailabas niya yung tunay na sarili niya, ma-express niya kung sino talaga siya. At dahil sa emosyon na nararamdaman niya, hindi ka na niya makakalimutan. Pag-uusapan rin natin kung kailangan mo rin bang magkwento ng tungkol sa'yo. Paano ba makinig sa mga kwento niya? Paano ba makinig kapag siya yung nagsasalita? Paano mo ipapakita sa kanya or ipaparamdam na na-appreciate mo yung kwento ng buhay niya? Pag-uusapan rin natin kung paano mo mababasa ang emosyon niya. Paano mag-open up ng mga problema mo? Yung mga problema na ayaw mo i-share sa iba. Pwede mo ba i-share sa kanya yung mga sekreto or problema mo na sobrang nakakahiya? Sobrang private lang. Sasagutin ko rin yung tanong na, kailangan ba talagang maging open ka sa kanya kahit sa mga bagay na magmumukhang mahina ka? Paano ba yung tamang pagkwento? Paano ba yung tamang storytelling? At paano siya maaapektuhan ng emosyon mo? Tangina, dami natin pag-uusapan. Pero please, panoorin mo ito hanggang dulo. Pipilitin kong paiksiin itong video sa abot ng aking makakaya. Let's go! Una sa lahat, gusto kong pag-usapan natin ang topic na ito. Alam mo ba ang dahilan kung bakit gustong-gusto mong magkwento ng tungkol sa'yo? Lahat tayo gusto maging bida. Lahat tayo gusto magkwento ng tungkol sa atin. Ng tungkol sa buhay natin. Gusto natin na may nakikinig kapag tayo yung nagsasalita. At kapag may taong nakikinig sa atin, kapag tayo nagkukwento, tayo nagsasalita, pakiramdam natin, naiintindihan niya tayo. Pakiramdam mo, nagkakaintindihan kayong dalawa. Nagkakasundo kayo. At gumagaan ang pakiramdam mo sa kanya, sa taong nakikinig sa'yo. Kasi alam mong, yung taong yun ay naiintindihan ka. At dahil pakiramdam mo, nagkakaintindihan kayong dalawa, iisa yun na sa isip nyo. At pakiramdam mo, safe lahat ng sasabihin mo sa kanya. At dahil dito, pagkakatiwalaan mo yung taong yun. Dahil pakiramdam mo, safe ka sa kanya. At ganun din mag-isip ang mga babae. Importante rin na makinig ka sa kanya kapag nagkukwento siya. Pero hindi ibig sabihin na sinabi ko sa'yo na makinig ka sa kanya kapag siya yung nagkukwento, siya nagsasalita, ipapakita mo sa kanya o ipaparamdam mo. Natatango-tango ka kapag siya yung nagsasalita. Tapos sang-ayon ka lang ng sang-ayon sa lahat ng sinasabi niya para iparamdam sa kanya na nakikinig ka talaga. Na naiintindihan mo ang lahat ng sinasabi niya. Na naiintindihan mo siya. Hindi gagana basta-basta yun. Dahil alam mo kung bakit? Dahil kailangan mo pa rin magtanong. Magtanong ng pakipakinabang na tanong. Yung kahit na magtanong ka lang, may maiaambag ka para gumanda yung kwento or yung usapan ninyong dalawa. Iiwasan mo lang naman yung matanong na oo at hindi ang sagot. O kaya naman kung sasagot siya sa tanong mo, yung one-liner lang. Example ng tanong, saan ka pupunta? Tapos ang sagot niya, doon. Tangina, no? Nakakabobo kasi mga ganong usapan. Kung magtatanong ka man sa babae, mga ganitong klaseng tanong. Anong huli mong gagawin kung sakaling magugunaw na ang mundo bukas? Kung sakaling isa ka sa napiling ipapadala sa Mars ng SpaceX at pwede ka magsama ng isang tao, sino yung isasama mo? Bakit kaya takot ang mga tao sa daing hindi lumulubog? Kung makukuha mo yung susi ng kotse ng daddy mo ngayon, saan mo gusto pumunta? Kung sakaling lahat na gagawin mo ay hindi sasablay, hindi ka magiging failure, lahat magiging successful, anong gusto mong gawin? Kung magiging anime character ka, sino ka? Ano yung achievement mo na para sa'yo, proud na proud ka? Pero sa ibang tao, ang word nun. Kung sakaling magkaroon ng zombie apocalypse ngayon, anong gagawin mo para makasurvive? Kung sakaling sumama ka sa isang lalaki para sa one night stand, pero bago kayo mag-sex, nagdadasal siya, sasamahan mo rin ba siya magdasal? Alam mo yung mga topic or tanong na kagaya ng taga saan ka? Anong work mo? Saan ka nag-work? Ay sobrang common na tanong na tinatanong din ng ibang lalaki. Ayoko naman na makategorize ka ng babae na kagaya ng mga common na lalaki. Gusto ko maging rare ka. Kasi yung mga common question, hindi siya nakakapag-build ng emotion, spark, or connection dun sa babae. Kumbaga walang nararamdaman na emosyon yung babae kapag sumagot siya sa mga common question. At kapag sumagot siya sa mga common question, parang naka-autopilot na siya. Naka-autopilot na yung pag-response siya sa mga question. Kumbaga, may nakahanda na siyang sagot. Hindi man lang siya nahihirapan mag-isip. Pero kung yung tanong ay first time niya palang maririnig, kagaya ng mga binigay kong example kanina,
panigurado mapapaisip siya. At dahil pinag-isipan niya yung sagot niya sa'yo, panigurado magiging memorable yun sa kanya. At tatandaan niya yung tanong mo at ang sagot niya. Para if ever na may ibang taong magtanong sa kanya nun, eh alam niya na yung sasabihin niya. Alam niya na yung isasagot niya. At isa pa, ikaw yung maaalala niya kapag naalala niya yung tanong na yun. At yung mga common question kagaya ng saan ka nag-work, anong work mo, pwede mong pagandahin yung usapan doon. Pwede ka rin kasi mag-follow up question ng kagaya ng anong dahilan bakit yun ang nagustuhan ng trabaho. O kaya naman kapag ang pinag-uusapan nyo, itong kung taga saan siya at nabanggit niya na taga probinsya siya, pwede ka mag-follow up question ng anong nabimiss mo sa progress. Maaaring maging emotional siya sa pagsagot sa mga ganong klaseng follow up question. Alam mo, yung mga babae, mas madaldal yan or mas mabilis mag-open up kapag yung mga tanong ay ano pakiramdam mo first time mong mahiwalay sa parents mo at maranasan mo boarding house. Simple lang naman yung dahilan ko bakit naging kakaiba yung question na yun. Kasi nandun yung feelings. Kung ikukumpara mo sa mga logical question kagaya ng saan ka nag-boarding house, sino mga kasama mo nag-board ka, at kapag may kasamang emosyon yung pagkukwento ng babae, yung pagsagot niya sa tanong mo, parang ganito siya magsalita or parang ganito yung sagot niya. Natatakot ako muna kasi first time kong mahiwalay sa parents ko. At isa pa, wala akong tiwala sa cooking skills ko. Itong itlog at noodles lang yung alam kong lutuin. Nakakahiya nga sa mga ka-roommates ko kasi hindi sila makatulog. Kasi sa lakas ng kilig ko. Kung mapapansin mo, mas marami siyang sagot, mas marami siyang nasabi, mas emotional siya. At kapag sobrang logical naman yung question mo, eh yung sagot niya ay parang ganito lang. Doon ako nag-boarding house sa ano, kasama ko yung mga ka-roommates ko. Kasama ko yung mga schoolmate ko dati. Diba sobrang boring, sobrang wala kang kakwenta-kwenta. Nakakatamad makipagkwentuhan. Wala ka man lang maramdamang emosyon sa ganong klaseng sagot. Hindi mo man lang maramdaman na masaya siya, malungkot, o kaya nahihiya, o kaya proud. Ito ang tandaan mo. Ang mga babae, ang hanap nila sa lalaki ay hindi lang yung lalaking makakasama nila, makakakwentuhan. Ang gusto nilang makasamang lalaki ay yung mararamdaman nila yung emotional na karanasan. Okay, tama na yun. Parang palayo ng palayo topic or parang nahirapan na ako mag-explain. Okay, next topic tayo. Pag-uusapan naman natin kung paano magkwento ng tungkol sa sarili mo. Ito ang tatandaan mo. Kapag nagkakwento ka ng tungkol sa buhay mo, make sure lagi na maiksi lang, kaunti lang yung detalye. Kumbaga, dapat nakakabitin. Kapag nabibitin siya sa kwento mo, mas nagiging interesado siya. At paano naman sumagot sa mga tanong niya o kaya sa mga follow-up question niya? Halimbawa, nagtanong siya kung anong paborito mong hero sa ML. Tapos, ganito dapat yung sagot mo. Ang main hero ko, si Slark. May Slark ba dun? Hindi, si ano na lang. Ang main hero ko, si Gusion. May Gusion sa ML. Gusion. Tapos, sasabihin mo kung anong dahilan. Lagi mong sasabihin kung anong dahilan. Huwag mo nang hintayin na magtanong siya kung bakit. Kailangan mong mag-explain kahit hindi niya na naiintindihan ang sinasabi mo. For example, ang topic niyo napunta na tungkol sa biology. Tapos explain ka na explain. Alam mo naman hindi niya maintindihan kasi boblak siya. Mag-explain ka pa rin. Alam mo, kahit hindi niya maintindihan, word by word yung sinasabi mo, maiintindihan or magigets niya pa rin yung feelings, yung emotion ng way ng pagkukwento mo, ng pag-i-explain mo. Kung hindi na siya makarelate sa pinagsasabi mo, makikirelate siya through feelings, through emotion, ng way ng pagsasalita. Kahit na pinagsasabi mo na tungkol sa biology, eh, kagaya ng ganito. Biology is an exciting, practical science that explores all living things, including human, animals, plants. Biology allows you to gain an in-depth understanding of all living organisms in our planet. How they function as well as how they rely on one another to survive and to multiply. Generally, people are born with two sex chromosomes that determine anatomical sex, XY for males and XY for females. There are exceptions that would confound any either or political definition. People who are intersex are born with mixed male-female anatomy, internally and externally. Oh, tangin na mo. Galing Google yan. Ang inakala ko, genius na ako. Kapag nagtanong yung babae, tapos sumagot ka, lagi mong dugtungan ng dahil. Dahil kapag ginamit mo yung word na dahil, mapipilitan kang mag-reason out. Mapipilitan ka mag-explain, mapipilitan ka mag
dahilan at sa pag-i-explain mo, yun ang magiging dahilan para makapagbigay ka ng emosyon sa babae, para makapag-express ka ng emosyon. At para naman mas ma-express mo yung feelings mo, yung thoughts mo, para mas makilala ka niya kung sino ka talaga. At yung pag-i-explain mo, yun ang magiging dahilan para magkaroon kayo ng pwedeng kasunod na pag-usapan. Kumbaga, binibigyan mo siya ng subtopic. Okay, usapang subtopic. Next, subtopic ka tayo. At dahil na pag-uusapan na rin naman natin yung pagkakwento at ang mga pagbibigay ng follow-up question, every time na mag-open up ka ng mga topic, napalalim ng palalim tungkol sa'yo, tungkol sa buhay mo, na halos mga kaibigan mo lang yung nakakalam. Ganun din yung gagawin niya. Magkukwento rin siya ng mga tungkol sa buhay niya, ng mga kaibigan niya lang din yung nakakalam. At every time na nagkukwento siya, make sure na nakikinig ka. Ipakita or iparamdam mo sa kanya na nararamdaman mo rin yung nararamdaman niya habang kinakwento niya yon. Ang tanong, paano? Ganito lang kasimple. Pwede kang magbigay ng follow-up question kagaya ng anong pakiramdam na palayasin ng parents? Biro lang. Ang pangan naman siguro na topic nyo kapag ganun. Ito, seryoso na. For example, ang pinag-uusapan nyo ay kung paano niya nakuha yung dream job niya. Pwede kang magtanong na anong feeling na maabot yung dream job mo? Paano mo minotivate ang sarili para maabot ang pangarap? Naiisip mo ba yung mga possible na sagot niya? Panigurado yung sagot niya dyan, magiging emotional siya. Kumbaga, may kasamang mabigat na emosyon. Possible, pwedeng may kasamang saya, may kasamang lungkot. At dahil sa mga ganyang klaseng tanong, mararamdaman niya na may pakialam ka sa feelings niya. At dahil nararamdaman niya na may pakialam ka sa feelings niya, mas pagkakatiwalaan ka niya. Okay ba sa'yo yun? Na makuha ang tiwala niya. At ngayon, paano mo maipaparamdam sa kanya na totoong may paki ka talaga sa kanya? As in, yung buong tiwala niya ay makukuha mo. As in, papasok sa isipan niya na 100% na may paki ka sa mga sinasabi niya. Na 100% na na-appreciate mo yung buong pagkatao ng babaeng yun. Kasi madalas tayong mga lalaki, ganda at kaseksihan lang nung babae yung na-appreciate natin. Madalas, sex lang yung gusto natin sa babae. Hindi pala natin, kayo lang. Hindi ako kasama dun. Kayo lang naman yung mga sex lang yung gusto sa babae. Anyway, yung mga babae kasi, hindi lang yung kagandahan, kaseksihan, yung na-appreciate natin sa kanila. Ang mas gusto nilang ma-appreciate natin ay yung inner beauty nila. Nax, inner beauty. Hindi ko alam yun ha. English kasi. Sarap lang magpa-English-English, no? Kasi ang sarap pakinggan. So ganito lang naman yung gagawin mo. Kapag nagkukwento siya, pwede ka magbigay ng comment na kagaya ng galing mo naman. Ang tapang. Kasi halip na takasan mo yung takot mo, igumawa ka ng paraan para mawala yung takot mo sa mat na subject. Nax, talino mo pala. Hindi naman sa literal na genius ka, pero napaka-dedicated mo kasi sa ginagawa mo. Alam mo, hindi lahat ng babae kagaya mo. Napaka-bait mo naman pala. Gusto ko yung ginagawa mo. Alam mo, parang gusto ko na rin gawin yung ginagawa. Parang naiingkanyo tuloy ako na gawin din yan. I-imagine mo ba kung paano iparamdam sa babae kung appreciation mo sa kanya? Mas gusto ng babae na maramdaman yan kesa sa compliment na ang sexy mo naman. Kapag ganyan yung mga compliment mo, yung mga pambobola mo, yung mga double meaning, nagmumukha lang na sex lang yung habol mo sa kanya. At ayun na nga, no? Humahaba na tong video ito at lumalalim na ang usapan. Ayoko naman na ma-board ka, kaya pag-uusapan natin kung paano hindi ma-board yung babae kapag kausap mo. At isa sa paraan na naiisip ko ay ang pag-a-assume or huhulaan mo siya. Hindi yung huhulaan yung kapalaran, nababasahin yung kamay, yung palad, kundi ganito yung sasabihin mo sa kanya. Hula ko, ikaw yung babaeng maldita. Pero hindi mo na pinapakita sa akin. Ang pinapakita mo na sa akin yung good side mo. Pero kapag nakuha mo na yung loob ko, Saka mo lang ako aawain ng sagat. Siyempre, ngumiti ka kapag bumabanat ka ng ganun. At siyempre, iba't ibang reaction ang matatanggap mo mula sa iba't ibang babae kapag ginamit mo yung linyang yan. Kaya good luck sa pag-respond sa kanila. Pero nai-imagine mo ba na dahil sa pag-a-assume mo sa kanya, ay mas magiging maganda yung usapan nyo, mas magiging maganda yung kulitan nyo, at mapapaisip na lang siya. Bakit mo nasabi yun? O kaya naman, kukontrahin ka niya. Sasabihin niya, hindi kaya. Mabait kaya ako. O kaya naman sasabihin niya, oo, maldita talaga ako. Tapos hindi ka na niya papansinin. At syempre, susuyuin mo siya, kunwari. Kasi, nag-iinarte lang yan. Dahil sa assumption na yun,
mas magiging less na boring yung usapan. Kaya galingan mo sa pagbibigay ng assumption. Ang tanong, paano mag-construct or mag-deliver ng assumption sa babae? Hindi naman kasi pwede na sabihin mo na lang sa babae na, alam mo, feeling ko matalino ka. Di ba boring? Parang walang dating eh. Oo, sige, sabihin na natin assumption yun. Pero yun nga, wala siyang dating. Sige, isa pa. Bibigyan kita ng malupit na example ng assumption. Alam mo, nung una kita makita, alam ko na agad sa sarili ko na matalino ka. Sa fashion, sa style, sa pagforma. Pero bobo ka sa pagpili ng lalaki. Boom! Di ba may dating? Alam kong hindi perfect yung line. Alam kong di gagana sa lahat ng babae yun. At alam kong walang magic words sa sinabi ko. Pero ganito lang kasimple kasi yan. Kailangan mo lang magbigay ng assumption. At after mo maibigay yung assumption mo, kailangan mo lang kontrahin yung assumption mo ng word na pero. Gets mo na kung paano. Okay, bibigyan na lang kita ng last example. Alam mo, nararamdaman ko na ikaw yung klase ng babae na baliw. Hindi literal na baliw. Kumbaga, ikaw yung babae gusto maging masaya na walang limitasyon. Pero pinipilit mong maging matino sa mata ng ibang tao. Kasi takot ka sa sasabihin nila. Diba? Tingin mo, tama yung assumption ko. Alam mo, kung sakaling tama yung assumption ko sa babae, malaking chance na pwede siya mag-open up. Kung sakaling mali yung assumption ko, i-correct niya at sasabihin niya yung totoo, kung ano yung tama. At kung sakaling ayaw niya sabihin yung totoo, pwede siya magtanong na kung bakit mo naisip yun, kung bakit mo natanong, at tuloy-tuloy lang yung usapan nyo. Tuloy-tuloy lang yung hindi boring na usapan ninyong dalawa. Nak ng puta. May bagong katangahan ka na namang natutunan sa akin. Okay, tapos na tayo sa usapan kung paano hindi maging boring yung usapan. Pag-usapan naman natin ang sobrang seryosong usapan. Kung paano mo lang naman siya magiging ka-close. As in, sobrang ka-close. Na yung tipo mag-open up siya sa'yo ng mga topic or mga bagay or mga sekreto niya lang na ikunikwento sa mga kaibigan niya, sa mga close friend niya, yung mga kaibigan na pinagkakatiwalaan niya. Paano? Tangina, pag ito nagawa mo, ang laking advantage mo sa mga karibal mo sa kanya. So ang tanong, paano? So ito na nga, ituturo ko na sa'yo kung paano. Para makapag-open up siya ng mga sensitibong bagay tungkol sa'yo, kailangan mag-open up ka muna ng mga bagay na tungkol sa'yo na ikaw lang yung nakakaalam. Madali lang naman yun eh. Magkukwento ka lang ng mga katangahan mo. Kumbaga, ipaparamdam mo sa kanya na hindi ka perfectong tao. Ikaw, tatanungin kita, gusto mo bang makipagkaibigan o makipagkwentuhan sa taong perfecto? Feeling perfecto? Di ba hindi naman? Ganun din yung babae. Ganun din yung nararamdaman ng babae. Alam mo, kagaya ni ng vlogger na si Kong TV. Kaya siya yung naging paborito kong vlogger kasi relatable siya. Ipinapakita niya rin sa mga tao na hindi siya perfectong tao. May mga flaws din siya. Nagkakamali rin siya. Nahihirapan rin siya magdesisyon sa buhay niya. Ipinapakita niya rin na may part ng pagkatao niya na tamad siya, na taong libag siya. Natanggap niya sa sarili niya na siya yung taong mukhang mabahong hininga. At dahil pinapakita niya sa mga tao na may mga flaws din siya, mas nagugustuhan siya ng maraming tao. O sige, makipagkwentuhan ka dun sa feeling perfect na tao. Nagkamali ka lang ng pag-pronounce ng English word, pagtatawanan ka na. I-correct ka, tapos sasabihan ka ng bobo. Okay, ang tanong, paano magkwento? Paano mag-share na mga flaws mo sa babae? Paano mo siya di-deliver? Paano nga ba ikwento yung mga mali or sublime mo sa buhay, yung mga decision na sobrang hirap pag-isipan? Simple lang naman yung gagawin mo eh. Just be yourself. Iiwasan mo lang naman yung mga kwento na kung paano mo niloloko yung mga babae. Iiwasan mo rin yung mga kwento na kung paano ka nang i-scam ng mga tao. Huwag mo na rin ikwento na pangarap mong maging pornstar. Gets mo na rin naman siguro yung mga gusto kong sabihin sa'yo. Ang dapat mong ikwento ay yung may problema ka sa buhay tapos hirap na hirap ka. At ikwento mo sa kanya kung paano mo na-overcome yung problema mo. Ganun dapat. Hindi yung nagkukwento ka ng mga kung ano-ano, yung mga tungkol sa ex mo, kung paano ka niloko ng ex mo. O kaya naman kung paano mo niloko yung ex mo, wag na yun. Huwag mong pilitin na yun ang gawin mong topic. Kasi magmumukha ka lang bitter. O kaya naman, magmumukha kang manluloko. Ganito, bigyan kita ng magandang example. For example, gusto mo magnegosyo. Yung nga lang, wala kang pera pang negosyo. Kaya ang ginawa mo,
nagbenta ka ng wala. Wala pa yung produkto pero nagbibenta ka na. Kinuha mo yung pera sa mga customer mo. Tapos, at after mo makuha yung mga pera ng mga customer mo, saka mo ibinili ng mas murang produkto. At saka mo binigay sa kanila. After mo maibigay sa kanila, nakuha mo na yung tubo. Diba? Ganun. Ganun klaseng kwento. Yung maganda. Medyo maiksi lang. Medyo maiksi lang yung kwento ko, pero kapag nagkwento ka, damihan mo ng detalye. Kompleto yung detalye. Samahan mo ng magandang emosyon. Ikwento mo yung mga struggle mo. Ikwento mo yung mga problema mo. Ikwento mo nung unang walang naniniwala sa'yo. Pero after mong gawin, kahit walang naniniwala sa'yo, ginawa mo. At sa bandang huli, naging successful ka. Ganun lang naman. Siguro gets mo na. Alam mo sa mga ganong kwento. Mas maganda yung ganong klaseng kwento. Yung personal na kwento ng buhay mo. Dahil syempre, mas magiging natural yung pag-express mo ng emosyon. Dahil kwento ng buhay mo yun. Dahil ang purpose talaga na pag-share mo ng kwento sa kanya ay ang ma-share mo sa kanya. Dapat maapektuhan siya ng emosyon mo. At ayun na nga, no? Ang huli nating pag-uusapan, ang huling subtopic natin ay kung paano mo maapektuhan ang feelings niya at kung bakit mahalaga yun. Yes, tangin na, matatapos na rin itong video nito. Usually, tayong mga lalaki, kapag nasa date tayo, dalas naghahanap tayo ng commonalities sa babae, sa babaeng kadate natin, or yung pagkakaparehan ninyong dalawa ng babae. Dahil kapag marami daw kayong commonalities, eh, bagay kayo para sa isa't isa. Match kayo. At dyan madalas sumasablay ang maraming lalaki. Dahil kahit may sinasabi na yung babae na hindi gusto ng lalaki, ay a-agree pa rin siya doon sa babae. Para lang masabing may pagkakapareho silang dalawa. Pero ang totoo, kontra ka sa opinion ng babae. Takot kang kontrahin yung sinasabi ng babae. Kasi kapag kinontra mo, baka magalit yung babae. At kapag nagalit siya, baka hindi ka na niya magustuhan. At takot kang mawala siya sa buhay mo. Tangina, no? Nagde-date pa lang kayo, takot ka nang mawala siya sa buhay mo. Alam mo, kalimutan mo na yung commonalities na yan. Para sabihin lang na bagay kayo sa isa't isa. Dahil ang mas importante ay ang maapektuhan mo yung feelings niya. Kung sakaling disagree siya sa opinion mo, okay lang yung tol, huwag kang matakot. Dahil mahalaga rin na bigyan siya ng roller coaster na feelings. Bibigyan mo lang siya ng roller coaster na emotion. Pero hindi ibig sabihin nun na aasarin mo siya, pipikunin mo, papaiyakin mo, gagalitin mo. Ang gawin mo lang, just a normal conversation lang naman syempre. Huwag ka rin mapipikon sa kanya kasi kapag napikon ka, mapipikon din siya. Men, ganito. Kailangan ipangako mo sa akin na hindi ikaw yung klase ng lalaki na ang hanap lagi sa babae ay yung pagkakapareho sa babae. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga taong madalas na maraming pagkakapareho sa babae ay yung mga kaibigan niya. At kapag marami kayong pagkakapareho ng babae, malaki yung chance na mapunta ka sa friend zone. Ang goal mo ay ang i-express kung sino ka talaga. At the same time, habang kinikwento mo or in-express mo kung sino ka talaga, malalaman at malalaman mo kung sino rin talaga siya kapag nag-agree or nag-disagree siya sa mga sinasabi mo. Okay lang din naman na magkaroon ng disagreement at okay lang din naman kung hindi mo siya makonvince sa opinion mo. At mas lalong okay kung hindi ka niya magustuhan dahil hindi mo kailangan pag-aksayahan ng panahon ang babaeng hindi ka gusto o hindi tanggap kung sino ka talaga. Except na lang siguro sa disagreement na kapag sinabi mo na halimbawa, pangarap mo maging serial killer. Kapag nag-disagree siya, okay lang talaga yun. Kahit ako disagree ako sa pangarap mo. Siguro gets mo na yung mga bagay na ka-agree-agree at mga bagay na ka-disagree-disagree. Okay, gets mo na yun. Alam mo kapag sobrang bait mo sa babae, sobrang agree ka lang lagi sa mga sinasabi niya. Kung nakikita mo lang sarili mo, kapag ginagawa mo yun, sobrang boring. Alam mo kung bakit? Kasi walang tension, walang spark, walang excitement. Kaya dapat maging exciting ka at maging unexpected yung mga sinasabi mo. Kumbaga, dapat maging unpredictable ka. Yung tipong mapapasabi na lang yung babae na naisip mo yun. Isa lang naman sa mga gusto kong mangyari dito ay huwag kang matakot na mawala ang babae sa buhay mo dahil lang sa disagree siya sa pagkatao mo. Dahil mahahanap mo pa rin yung babaeng bagay sa pagkatao mo. At least, hindi ka naging fake. At hindi mo in-list
yung babaeng yun para magustuhan ka. Dahil kapag pinilit mong mag-match kayo ng taong hindi naman bagay sa'yo, sasayangan mo lang din ang buhay mo sa kanya. Sana nasa ibang tao ka, na pareho kayong compatible, pareho kayong masaya, at na-express mo yung totoong ikaw. Ang pinupoint out ko lang naman sa video ito ay mas gusto ng babae ay ang lalaking hindi takot na express totoong pagkatao niya. At isa pa, mas gusto ng babae yung lalaking exciting, unpredictable, hindi boring, hindi tanga na kagaya mo. At yun lang naman para sa video ito. At sana hindi ka nagalit na sinabihan kita ng tanga ka. Sana hindi ka madaling ma-offend. Baka mamaya i-report mo itong video ko sa YouTube. So yun lang naman, wala na mahabang outro. Kwentuhan na lang tayo sa comment section. Yun lang naman. Peace out.